Pasok mga Marites. Pasok daw. Pasok mga Marites. Na. Kung hindi pa naman ako Marites. Pinapasok tayo ni Bitapang mga Marites tayo. Pasok daw tayo mga Marites. Guys, panoorin natin yung hidwaan nila ni Boy Tapang at saka ni Cherry White. Nakakaano naman. Grabe no, nakakalungkot na masaya lang sila nakikita natin, mga content nila, yung mga video nila na grabe, yung mga prank nila na tapos may mga sweetness na nakaka-entertain at nakaka-relate tayo ba? Tapos biglang wala na. Diba? So panoorin natin guys, para Marites tayo, sabi ni Boy Tapang, pasok na tayo mga Marites, tara pasok, pasok! Nanahimik ako. Inubos niyo pasensya ko at respeto ko. Ngayon, bibigyan niyo yung respeto na hiling niyo. Inubos niyo pasensya ko at respeto ko. Ha? Ngayon, lalabas ko lahat ng katotohanan. Labas mo rin ang katotohanan, lahat ng hawak mo. Dahil wala ka mapapakita sa akin. Lahat ng mga naniniwala na uto-uto, na akala nila na mabait yung Cherry White niyo, ngayon lalabas ko lahat ng baho niyan. Nirespeto ko yung mabait na yan, na nahimik kami, hindi kami nagpaparinig, kagaya ng mga circle niya. Ngayon, kami naman babawi. Pag sila binanatan ng isang beses, sampo agad balik sa kanila. Iyak na iyak agad. Ngayon, malalaman niyan tunay ng ugali niyang Cherry White niyo at tunay ng baho ng Cherry White niyo. Hawak ko dito ngayon lahat ng ebidensya. Dito ako nag-live sa account ko kasi ayaw ko pasokan ng toxic yung page ko. Nanahimik ako. Puro sila parinig. Puro sila palinis. Kung ano sila. Ngayon, karapatan ko magsalita. Di na ako takot kung anong malalaman nyo sa akin. Oo, malalaman nyo sa akin, pangit bunganga ko. Totoo yan. Ngayon, labas lahat ang baho mo. Oo, lalabas yan ngayon. At ngayon, malalaman natin kasi puro pa victim eh. Puro pa victim. Kinausap ko na yan, yung Cherry White nyo. Kinausap ko na yan, na huwag tayong mag-away sa social media. Pag-usapan natin mabuti sa personal to, dahil meron tayong pinagsamahan. Ah, meron tayong pinagsamahan. Eh, ayaw niya. Sabi niya, ikaw na, bahala dyan. Kung gusto mo, mag-post ka na mag-post. Cherry White, ilabas mo lahat ng baho mo ngayon, ha? Ilabas mo lahat ng baho mo ngayon. Ilabas mo lahat kung anong baho ko. Ilabas mo na si Boy Tapang bastos bunganga niyan. Dahil lahat ng sinabi ko, totoo. Real talk yan. Lahat ng mga sinasabi ko, totoo. Ubos na pasensya ko sa iyo. Ubos na pasensya ko. Nilunok ko lahat ng mga nalalaman ko sa iyo at nilunok ko lahat ng paano mo ako inabuso sa Manila. At dito sa Cebu. Bakit? Babae lang ba ang mayroong karapatan? Ah, babae lang ba? Yan naman mahirap sa relasyon eh. Pag yung babae, pag nagrelasyon, naghiwalayan, lalaki agad yung mali. Eh ngayon, malalaman niyo kung sino yung mali talaga. Yan, pasok kayo mga Marites. Punong-puno na ako sa kaplastikan. Punong-puno na ako sa puro panluloko ng mga tao. Punong-puno na ako. Probinsya na to, day. Di mo ako maluloko. Huwag mo akong lukuhin. Haha, kala mo ha. Apakatapang mong pagkababae. Palinis ka. Palinis kang matanda ka. Palinis ka talaga. Naghahanap ka ng respeto? Sarili mo nga, di mo kayang irespeto? Irespeto muna sarili mo para makamit mo yung respeto. Respeto? Ano respeto sarili mo? Panoorin mo yung mga vlog mo dati, naghubad-hubad kang sarap ng kamera, sabihin mo respeto sarili mo, nakakatawa ka. Oo, wala akong respeto, narinaging tayo, naging pumunta ako dyan sa lugar nyo, na wala respeto ako sa'yo. Dahil wala ka rin respeto. Ilabas mo anong tunay ng hiwalayan. O ngayon, lalabas ko na, ako na maglabas. Oo, tapos na ang kontrata sa collab, talagang tapos na. Nagpapatawa ka. Ang lakas mo man lahat sa itsura ko, pangit. Bakit? Maganda ka ba? Pareho lang tayong pangit. Napakasinungaling mo. Binalot ka ng kasinulingan sa katawan mo. Kapakalakas magmaide. Nagtatawal naman si Unggoy. Wow! Kung magkapagsalita, ang ganda. Kung wala kang sigurong lolo. Ay, sorry. Pareho lang tayo, Unggoy, par. Pareho lang tayo, Unggoy. Kung wala kang lolo, di ka na magbumukhang tao. Ay, Sorry. My bad. Ang yabang mo? Porket naging tao ka? Dahil marami kang lolo. Oh. Ang dami mong bag pero galing naman sa... Oh. Alam mo yun, ano? Yung nabalita. A girl died after eating expired hot dog. Lolo! Oh, Lolo! Ano? Puro kayo reveal lang, pogi. Reveal mo naman yung lolo mo. Di ba may lolo ka? Di ba? Meron.
Lolo. Ba, ilan lolo mo? Dami lolo mo, no? Mga... Madami, madami. More than 10 yun, lolo niyan, no? Masama ang bunga ako, bastos ang bunga ako. Dahil totoo naman yung sinasabi ko, nireletok ko lang siya. Ha? Kung ano yung nakaraan mo, wag mo dalhin sa bago mo. Palibasa, sabik ka sa gwapo. Ha? Tama ba yun? Kayo mga girls, tatanungin ko kayo. Kasama niyo partner niyo. Super expert niya, ha? Kasama niya partner niya, kasama niya ako. Lumalabas kami, makakita ng pugi. Ano sabihin niya? Mal, 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 ang gwapo, oh. Kaso lang, ano, ano, parang bakla. Ganun, ganun agad siya. Mal, mal, gwapo, oh. Pinamukha niya sa akin. Oh, ganun siya ka. Ano, katakaw, kahangul, o gwapo. Fresh daw. Buksan nyo. Buksan nyo. Fresh. Ano yung, ano yung ano? Alam niyo yung isda, pag nilagyan ng ice, fresh. Oh, yun yun. Pag maraming ice, fresh. Okay, so maraming nag-aantay sa sagot ko. Ang ganda naman. Inaantay ang sagot. Meron kasing isang vlogger kuno, may vlogger na nagpuputak daw sa social media kanina. Kasi busy ako eh, kaya hindi ako makasagot agad. At nag-live pa daw yung vlogger na yun. Okay, eto lang masabi ko ha at this point. Ang dami ko nang isipin para isipin pa to. Okay? Una sa lahat, kalalaki mong tao para magpuputak ka ng ganyan. Ang dami-dami mong sinasabi. Leptent muna ako. Leptent muna ako. Ano eh. Para maganda tayo pag sasalita. Ito lang masasabi ko ha, at this point na ang dami ko pang dapat unahin kesa sa mga kudamo. Okay, yung mga kinukudamo, eh hindi naman importante yan sa buhay ko ngayon. Diba? Isa lang yung pinost ko, pero ang dami mo nang sinabi. Parang naman hindi tayo naging magkarelasyon niyan. Diba? Once upon a time, eh, naging maganda rin naman ang relasyon natin, diba? At naging masaya ka, at naging masaya ako noon. Diba? Tama ba? Totoo yun na naging magkarelasyon tayo. Yung relasyon natin noon, hindi man perpekto, pero alam mong naging masaya ka at naging masaya rin ako. Alam mo yan. Diba? Ngayon, sa nakikita ko, pinoprovoke mo ko na magsalita sa social media. Pinoprovoke mo ko na sabihin ko yung mga rebat na kung ano-ano, sorry. Wala kang makukuha sa akin na kahit anong rebat. Kasi ano eh, kasi ganito yan eh. Mas pipiliin ko yung mga araw na naging masaya tayo. Yung mga alaala na masaya tayo. Kesa dun sa mga pangit. Gets mo? Kasi ako yung tunay na nagmahal. Yun. Yun yung tunay na pagmamahal. Tsaka ano eh. Ayoko na masyado magsalita kasi busy rin ako sa buhay ko ngayon. Tsaka masaya ko sa buhay ko ngayon. Okay, yun lang. Ang sa akin lang, kung meron kang gustong gawin or patunayan sa eksena na to, dalhin na lang natin sa magandang avenue. Yun. Doon na lang natin dalhin. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kalalaki mong tao, dinaig mo pa ako. Kung ano man yung purpose mo sa pinaggagawa mo, bahala ka. Buhay mo yan. Sa ngayon, mas importante sa akin yung yung peace of mind ko. Mas importante sa akin ngayon yung protektahan ko yung peace of mind ko at peace of mind ng pamilya at anak ko. Yun lang yung gusto kong sabihin. Tsaka ito pa, teka lang. Huwag mong iisipin na duwag ako, natakot ako. Alam mo yan kung gaano ko katapang. Okay? Ginagamit ko lang to. Wala kang maririnig sa akin. Daanin natin yan sa tamang lugar. Okay? Ngayon, kung gusto mong magdadaktak dyan, magkukuda ka, kung anong paninirang sasabihin mo, well, bahala ka. Buhay mo yan. Kung dyan ka masaya sa nakakasira ka ng tao, go.
buhay mo yan. Ako kasi, pinalaki ako ng magulang ko na para hindi manira ng ibang tao. Na hindi para magpabagsak ng tao. Ganon ako pinalaki ng magulang ko. Okay? Ngayon, kung gusto mo akong sirain, sirain mo ng sirain hanggat gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, guys. Totoo pala talaga. Nagrabi ng away lang dalawa. Eh, ang akala ko dati, nagkukuntintan lang sila. Nagkukuntintan. Nagkakanto. Kuntintan. Kaya nga, nagkukuntintan lang sila. Akala ko. Ito to palang nagka-relasyon sila. Sabi ni Cherry White, di ba? Tapos, yun na. Parang, ang dali lang naman nila. Ilang buwan lang. Tapos, yun na. Sabi pa nga ng iba, tapos na ng contract nila. Yung kuntintan contract. So yun guys, naglalabasan ng baho. Pero si Cherry White after nag-live si ano si Buy Tapang. Kita mo naman ang mga komento, ayaw niya mag-komento ng iba kasi gusto daw niya na yung mga good memories lang ang ma-retain sa kanyang sarili, sa kanyang isip. Eh, hindi ko alam kung ano ba talaga to. Hindi natin alam talaga kung anong totoong nangyari sa kanila, di ba? Sa atin lang nakimaritis tayo. Eh, naging viral ka dito kasi itong dalawa dahil sa kanilang mga ano from kita mo naman si Asian Pacboy tapos Buy Tapang. Di ba naging ano eh naging viral sila eh. Yung iba naawa doon kay Asian Pacboy na pinalitan na ni Buy Tapang. Buy Tapang naman eh sanay na tayo sa kanila eh. Hindi ko lang mag-gets after nila nag ano. Hindi ko alam kung pasabog ba nila to or hindi natin alam lahat, no? Baka bumaba mga views nila. Eh, masanay na tayo sana eh. Ako nga, 100 views lang. Hindi. Ganito kasi guys. Hindi ko mag-gets kung bakit naglalabasan sila ng baho. Pagkatapos nilang naggamitan kung ano bang tawag dyan. Kung totoo ba sila nagmamahalan, sila na nakakaalam dyan. Wala eh, na silang masira diyan eh sa ano sa social media. Wala na parang si kita mo naman si Buy Tapang, hindi mo na parang hindi mo na maawat sa kanya ano, parang galit na galit. Hindi ko alam, hindi natin alam kung ano bang kinagagalit niya. Mas sinisiraan daw siya. Siguro nga baka. Grabe, grabe na grabe na palang away na guys. So medyo nakakabulahaw na. No, galing sa grabe ang sweet, nakita pa natin ay mga fans tayo eh, fans tayo ni Buy Tapang, fans tayo ni Cherry White, fans din tayo ni Pacboy, lahat ng mga ano eh, yung mga nakaka-entertain sa atin, pina-follow natin yan eh. Nakakalungkot na isipin na mula sweetness, ang saya, tapos biglang pinasukan ng mga Marites. O, pasok na Marites. Sabi ni Buy Tapang, ipapasok tayo. Hindi nga. Kasi nga, pumasok tayo kasi ano tayo. Mga fans nila tayo. Eh. At ayaw nating magkagulo. Dami nang problema sa mundo. Eh, dagdag pa tong dalawang to. Kala natin, pang good vibes lang sa kanila. Pang pa, ano ba, para ma, parang makafeel in love na naman tayo. Parang bumalik tayo sa pagkabata. Biglang nagkaganito. Di ba? So, ayun ako. Sana naman no, sa mga magkakarelasyon na kung totoo, totoong nagkakarelasyon tapos maging mag-ex kasi hindi nagkakaintindihan, eh, sige maipapayo ko lang kahit hindi kayo naghingi ng payo. Huwag naman kayo magsiraan sa, ano, sa social media, guys. Kasi may mga fans kayo ng mga bata nanonood sa inyo, hindi maintindihan nila yan. Nakala nila, tama yung mga ginagawa natin. So, nakaka-apik to kasi malaking ano to eh, platform to eh, sa Facebook. Hindi natin makontrol ang mga nanonood dyan. Diba? So, hindi, fans na. Ako saludong-saludo ako kay ano eh. Galing mahirap, naging matapang, kumain ng kahit ano-ano, tapos nandyan ka na sa top, huwag mo nang sirain. Tapos kay Cherry White, dami ng ano, sumikat na, umaman at lahat-lahat. Tapos, wala, sana ma-maintain natin yung ano, yung charisma ba na binibigay natin sa mga tao na naging
ano tayo, influencer nga, tinatawag ba nga tayo mga influencer, di ba? Kasi nakaka-influence tayo ng tao. So, dapat, ano natin, i-maintain natin yung ganun eh. Baka bumalik pa tayo kung saan tayo galing. So, yun lang, Lods. Maraming salamat. Woo-shoo!